guys, ako nga pala si Chiki, ang inyong kunyang vlogger dito sa Hong Kong. So, magpa 4 years na ako dito sa Hong Kong at same employer lang. So, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po sa aking channel para... So, yan. First time ko lang po mag-vlog. So, sana po supportaan nyo yung aking YouTube channel at marami pa akong isi-share na... hindi lang sa journey ko dito sa Hong Kong, kundi mga ideas kung paano kayo makakapag-apply dito sa Hong Kong. Kung ano ba yung mga bawal, magkano ba ang sahod, ano-ano ba mga website, mga application para mas madaling makahanap ng employer sa dito sa Hong Kong. So, yun. So, sana isubscribe nyo po akong channel na Chikitita Vlog. Yan. Ano ba ang i-share ko sa inyo ngayon? Ang i-share ko po sa inyo ngayon ay tungkol po sa Asia expat. Karamihan po dito sa mga domestic helper dito sa Hong Kong, ayaw po nila mag-try sa Asia expat. Ano ba yung Asia expat? Yung Asia expat po, isa po siyang advertising agency. So, ang ginagawa niya, once na pumunta ka sa kanila, eh magbabayad ka ng registration fee at yun ang inaayawan ng mga kunyang. Bakit pa magbabayad ng registration fee? Meron namang ibang agency na mag-walk-in ka, wala ka nang babayaran, diba? Entertain ka nila at hahanapan ka ng employer. Si employer na bahala sa mga gastusin. So, yun ang disadvantage ng Asia expat. Kasi nga may registration fee pa. Pero, ang hindi alam ng karamihan ng mga domestic helper dito sa Hong Kong, yung advantage na binibigay ni Asia expat sa mga domestic helper. Bakit? Once kasi na nag-register ka sa kanila, di ba, nagbayad ka ng registration fee, 200. Yung ano, gagawin kanila ng resume. Ngayon, yung resume nila, ipapublish nila yun sa kanilang website. At take note, karamihan po sa mga employer na busy sa kanila mga business, sa website na po nagtitingin. Kaya ang opportunity po nandun. Yun pang hindi nakikita ng karamihan. Ngayon, ano ang kagandahan doon? Once na na-publish yung iyong resume sa website nila, maraming mga agency at mga direct employer ang magre-reach out sa iyo. Yun ang malaking advantage mo. Kumbaga, less effort ka, less time, less gastos sa pagpunta sa mga agency. Magpa-interview ka sa agency na ganito, lipat ka na naman sa iba. So, alam mo yun, malaki ang matitipid mo. Kaysa naman manghinayang ka dun sa registration fee, amo at agency ang lumalapit sa iyo. I-schedule ka na ng interview. So, yun ang kagandahan ng Asia expat. Para sa akin, ha? At ito ay talagang na-prove na namin. Kasi, isa sa friend ko ang nag-register sa Asia expat. At nag-apply siya sa mga agency, nag-walk-in, nag-ano din siya sa mga apps ng mga pwedeng maghanap na employer. At nangunguna talaga ang Asia expat. Kasi halos lahat ng mga employer at agency ay kumukontak sa kanya doon. So marami siyang naka-line up na interview sa mga employer, ha, direct lahat ang kinuha niya na naka-line up na interview this coming Sunday. Yun ang kagandahan ng Asia expat. Yun ang advantage na hindi nakikita ng mga domestic helper. Disclaimer lang po, hindi po ko agent, hindi po ko staffed, o hindi po ko connected sa Asia expat. Kumbaga, i-share ko lang po sa inyo kung ano po yung naging karanasan ko at ng friend ko. Kasi ako po ang nagdala sa kanya sa Asia expat. Kaya nalaman ko po yung process nila at saka sa friend ko, ang dami niyang magagandang feedback about sa mga employer na nagme-message sa kanya. So, yun lang. Subukan nyo na para malaman nyo kung ano ang kaibahan ng Asia expat. So, yun lang. Maraming salamat.